syempre, alam niyo naman, wala din si tita. Pag nakaluwag-luwag tayo. Yan, malaking tulong na yan. Pag nakaluwag-luwag ulit tayo, eh, madadagdagan to. Kasan siya nagpapacheck up? Dito lang, center lang siya. Wala pa siya yung check-up na yung nanggaling sa doktor mismo ng mga ganyan. Siguro kaya kami iyak na iyak lagi kasi wala pa kayong nakakausap din na doktor talaga about kay baby. Wala nang sasabi sa'yo kung ano talaga yung dapat gawin, kung ano yung pwedeng mangyari. Huwag mag-alala. Sa mga may mabubuti pong puso dyan, baka ako pwede po makakikunting tulong kahit pauna lang po pagpacheck ako ni baby. Kasi po, syempre hirap na hirap yung loob ni Mami Mary Ann dahil nga wala pa po siyang nakakausap talaga na doktor na nagsasabi kung ano yung kalagayan ni baby na kahit pa paano makakapagpagaan ang loob niya, diba? Simula po nung nanganak po siya, dalawang buwan na po ngayon. Wala akong tigil ng talagang pag-iyak niya, hindi po nauubusan ng luha sa pag-iyak dahil sa nararamdaman niya po ng sakit sa sitwasyon niya ni baby. Kawayor, welcome back to my channel. It's me again, Ella Renison. At yun nga mga kawayor, gaya po nung naipangako ko last time ay ipapacheck up po natin si baby Ellie para malaman po ang kanyang kalagayan at nang sa gayon po kahit papano po ay mapanatagpuan loob ni Mami Ann pag nalaman niya po mula sa doktor po talaga kung ano yung mga kailangan gawin sa kanilang anak at yung mga susunod na hakbang at kung safe po ba yung pinakapusod ni baby dahil nga nakita nyo po na medyo nakaangat nga po ito. At so yun mga ka-warriors, samahan nyo po kami sa araw na ito. Hello! Ready na kayo? Ayan po ang baby namin. Ayan o, twin angel. A few inches later. Tapos na po kaming magpa-check up. Hindi na po ako nakasama sa loob kasi bawal. Pero i-update namin kayo kung anong nangyari kasi bago ang lahat, may nireseta lang po si Doc na mga vitamins at bibilin lang po natin ito saglit. Kaso yung isa, yung orthodontic nipple po. O Hofferman nipple, yung tawag. Yung para sa mga, sa case ni baby na may cleft. Yun po daw yung recommended sa kanya na chupon. Hindi pwede yung normal chupon kasi nga nahihirapan dumedi si baby. Sa may mga mabubuting puso po, sana po may mag-donate po nitong ganitong chupon po. At yun po, kung mapupunuan naman po ng tip box natin, eh siguro po makakabili po ako. Kasi po yung tip box po natin ngayon ay nagamit po natin sa pampacheck up ni baby. Maraming salamat sa mga nagbibigay ng tip na aking patient din. Thank you. Ta-da! I got baby Alice vitamins. Ayan, etong vitamins mo baby. Wala sila ng chupon eh, tsaka ayun nga, hindi ko pa sure kung magkano yun. Pero maghahanap po tayo at magka-canvas po tayo ng chupon ni baby. Baby! Ang ganda naman yung baby namin na yun, oh! Ang ganda-ganda naman yan, oh! Ganda-ganda naman! Napo po si baby?
nga po po si baby. Mga kumagir, nandito na po ulit kami sa bahay nila at iyon nga, hindi po kasi ako nakasama sa loob. So si Mami Mary ano lang po yung magsasabi sa atin kung ano po yung sinabi ng doktor at sa kalagayan po ni baby. So ayan, ano yung sabi sa'yo ng doktor sa pag-uusap niya? Okay naman daw po si baby. Ano lang daw po yung ano, kalusugan, tingnan daw po. Napapabakunahan naman siya? Opo. Ayun. Okay. Nakukumplad ko naman po ng bakuna si baby. At sa about naman po sa opera, ang good news po doon, ang sabi ng doktor ay hindi naman daw dapat kailangan madaliin. Opo. At saka meron daw po talagang mga nagbibigay nga po ng free operation. Kailangan lang po namin ihanap si baby kung saan foundation po tayo makakakita ng makapagbibigay ng pre-operation. And siguro po mas maganda din talaga yung after 2 to 3 years ni baby is okay pa naman daw yun for operation. At saka siguro after 2 to 3 years hindi na ganun ka ano yung COVID, hindi na masyadong pandemic, kahit papano maluwag na, mas safe siyang operahan, di ba? Kasi less COVID na po sa paligid natin. Di ba, baby? Ano? Ano? Natutuwa ang baby namin. Oh. Tapos yun nga, mga kawarin, nabili na natin si baby ng vitamins na reseta sa kanya. Pagpatuloy nyo na lang yun, nabili. Magkano lang yung vitamins. Tapos ang kailangan na lang po natin bilhin ay yung chupon po ni baby. Tapos yun po, mga kawarin, sana po share nyo po itong video na to at sana po huwag niyo po i-skip yung ads ng video na to tsaka yung kung di niyo pa po napapanood yung video ng part 1 po para malaman niyo po kung ano nga po yung sitwasyon po ni Baby Ellie. At maraming salamat po sa lahat. Kung may kakilala din po kayo ng foundation na nagbibigay ng libreng opera, please po message po kayo sa aking Facebook page, sa aming Facebook page na Kawarrior Stories. At yan, maraming salamat po sa pagsama. Hanggang dito na lang po. Thank you. Please don't forget to like, share, subscribe. Bye, baby!